Biyahe kami, papuntang Balerdo. Kasama ko yung mga barkada ko sa amin. Ito yung driver namin, si Baring RR. Si Donald, yung anong gagawin mamaya. Yan, si Diogo, tamang kapila. Jero, naghahanap ng spot. Yan, si Jero, naghahanap doon ng spot. Lagi ganyan, pagka po yung biyahe, naghahanap ng malalaglagan ng bomba. So ayun guys, so, nakarating din kami. So ano rin, halos higit 5 oras din yung biyahe. Wala naman naging problema. Okay naman, safe naman nakarating lahat dito. So sa checkpoint naman, wala naman halos naging checkpoint. Dahil siguro medyo maluwag na rin dito sa area. So papahinga muna kami siguro ng mga kasama ko. Tapos kita-kita na lang tayo mamaya. Bali nabuti na may mga tropa dito na nakagawa na sila ng bonfire dito sa Dalampasigan. So mukhang balak pa nila mag-inuman. So kami magpapahinga na muna. So maghahabol na rin ng tulog para bukas pag gumala may lakas-lakas na. So bahala na sila dito. Bali kakatapos na yung mga pagpahinga. Yung pagod sa biyahe. So mamaya mag-tamang trip ng swimming ng konti. Pagkatapos ng konting swimming, punta naman kami dun sa ilog. Hindi ko alam kung anong pangalan na itong resort kasi private lang naman yung may-ari. Hindi siya crowded. Masaya, mas mag-enjoy yung mga tropa. So alam yung mga ibang kasama namin eh, tulog pa. So, lakad-lakad lang muna dito. Check-check lang dun sa area. So baka mamaya, pagkakain, punta namin dun sa may ilog. So natapos na kami mag-enjoy dun sa beach. So ito naman yung time na papunta na kami dun sa May Falls.
So hindi naman namin alam kung ano yung mismong pangalan pa ng falls kasi pupunta pa lang. So magkakaalaman pa lang mamaya pag nandun na sa mismong area. Pero sabi daw nila roughly 30 to 45 minutes away yung biyahe. So kasama na rin din siguro dun yung pagdaan namin dun sa mabibilihan ng pagkain na lulutuin namin dun para sa falls na kung saan kami mag-i-stay mamaya. So sa ngayon, i-enjoy lang muna namin yung view and biyahe-biyahe lang muna. Try natin kung ano meron dito.
nakaraan, ito na kami sa taas. Second stop, meron pa daw sa taas. So, nag-decide na kami na hindi dumiretso dun sa taas. So sabi ng mga locals, medyo delikado daw kung magtutuloy kami sa taas. Kaya ganito, mas pinalanon na lang namin dito sa second stop magstay. Okay naman yung tubig dito, meron naman sariling mapagliliguan. Tsaka halos parang private eh, kasi kami lang naman yung nandito sa taas. Wala kaming ibang kasama. May mga unang nandito, pero once nung pag-akyat namin, sakto rin na pababa sila. Kaya yun, siguro dito na lang namin naubusin yung oras namin. So mag-enjoy na lang kami dun sa mini falls at saka dun sa lamig ng tubig dito. Yan, so natapos na rin kami dun sa fall, so halos maghapon, nakakapagod siya pero sulit naman, so maganda yung itsura, so be one with nature nga naman ang pagpunta namin dun. So yun pa yung isa na halos na solo namin, no? Dun kami sa second spot or sa second area nung paakyat dun sa falls. So ngayon, pauwi na dapat kami pero sabi nga ni Waway na mag-dinner daw muna sa kanila. So siya yung friend namin na ngayon is nakatira na ngayon dito sa Baler. So sobrang ganda talaga ng Pilipinas, maraming hidden spots and hidden treasures na kailangan mo lang i-discover at puntahan. So yun na nga, dito na lang din namin siguro tatapusin tong vlog, medyo pagod na rin ang lahat, kailangan na ng pahinga. Okay, salamat sa pagsama sa amin.